Nga may dahilan kung bakit may mga kampo ng kadiliman sa mundong ito. Tulad ng mga aswang, hindi ko palang maintindihan. Alam kong may dahilan ang lahat. Amelia! Para mga anak na po ako! Hindi na pong bahala sa kanya, Father. Pagdating niya sa Kristong edad, ibigay niyo sa kanya bakal na krus. Dapat pagdating sa panahon yun, handa na siya maging tagapagpantay. Kung kayo kaya ay naging yaya ng sanggol na si Adolf Hitler at alam ninyo na darating ang panahon na ang sanggol na yan ay papatay ng milyon-milyong tao, ano ang gagawin ninyo? Pero hindi natin pwedeng parusahan ang isang taong hindi pa nagkakasala dahil hindi ka Diyos. Juan, paano ka nakarating dito, eh? Tinapay! Ano ba kayo? Si Juan po! Hindi tama yung ginawa mong yun. Bakit mo sila binato ng tinapay? Eh, iyo po sila patayin ng bato eh. Kakaawa po sila. Oo nga naman. Kaya lang, bakit kailangan mo silang batuhin? Kasi po, nakakatawa. Oy, Juana, hindi maganda yung ginawa mong yun. Salbahe yung ginawa mong yun. Kahit po nakakatawa? Oo naman. Kahit po hindi sila nasaktan? Kasi, binastos mo sila. Ikaw ba? Gusto mong binabato ka? Oh, yun naman pala eh. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Naiintindihan mo yun? Naiintindihan ko po. Sige po, Father. Mauli pa po ako ng tutubi sa labas. Sandali, bumalik ka dito. Balik ka dito. Tumayo ka dyan. Huwag kang umalis, ha? Ano? Pinagbabato kayo ng tinapay? Ay, nako, oo. Nakakagigil nga yung batang yun, eh. Salbahe pala yung Juan na yan. Yan putok sa buho na yan. Kailangan niya mawala na yan dito. Alam mo ba? Pabigat lang siya kay Father Cito. Tsaka, nakakayala siya doon sa simbahan, ano? Para siyang po yan, Father. Magluluto po ba tayo? Luhod. Father, kailan pa po ba niyan? Juan, alam kong masakit, pero kailangan mong magdanda. Father, kaya ako naman po tiisin yung sakit. Kaya lang, magagabi na. Magsisialisan na po yung mga tutubi eh. Hayaan mong umalis ang mga tutubi. Luhod. Juan. Sige, sige, ta. Iwan ka na dyan. Masakit ba? Hindi naman po, Father Cito. Alam ko naman po na may kasalanan ako eh. At saka hindi na dapat maulit yung ginawa mo. Klaro? Opo, Father Cito. Halika na, maghapunan na tayo at nagluto ako ng paborito mo. Adobo po? Adobo po! Yes! Wow, Father! Ang dami nito! Eh, talaga! Ayan. Lumalaking sutil ang anak mo, Amelia. Pilyo. Maraming kalukuhan. Kaya palagi kong pinapangaralan. Pero naniniwala ako na mabait siya. Yun nga lang, madalas niyang makalimutan yun. Hindi ko alam kung may pagkukulang ako sa pagpapalaki sa kanya, Amelia. Pare ako, Amelia. Eh, hindi ako inihanda para sa ganito, para mag-alaga o magpalaki ng isang bata. Pero ganun pa man, ipinapangako ko sa iyo na gagawin ko ang lahat para lumaki siyang isang mabuting tao.
Ano? Bilib na kayo sa akin, no? Yabang mo, ah! Puto ka naman sa buho. Oo nga, puto ka nga sa buho. Ano yun? Di walang nanay, walang tatay. Pumuto ko kasi galing sa kawayan. May nanay ako, no? Tsaka may tatay. Wala nga lang dito. Eh, di wala kang mga magulang. Puto ka kasi sa buho. Putok sa buho! 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 Ano kaguluhan yan? Naku! Ano naman ginawa mo, Juan? Ha? Salbay ka talaga, Juan! Alam ko na ginawa mo. Eh, tinukso po nila ako eh. Kaya nasapok ko po siya. Kahit ano pang klaseng tukso ang gawin nila, wala kang karapatang manakit ng iba. Isipin mo na lang kung ano mararamdaman ko kung uuwi ka na may pasasamukha. Malulungkot po. Tsaka magagalit. Yan. Yan ang nararamdaman ngayon ng mga magulang nung batang sinuntok mo. Ay, nako! Salo talaga yung batang yun ito sa atin! Ah, kumuanak-anakan ni Father Cito, eh ang yabang na! Akala niya siguro eh, lahat ng gagawin niya tama. Sanggol pa lang ganyan na ang ugali. Sigurado paglaki niyang kriminal niya. Ay, nako! Ang sama talaga ng ugali ng batang yan. Nakita niyo ba kung tumingin? Ang sama! Siguro, anak ng kriminal ang batang yan, kaya ganyan niya. Ako, yung palalapit niya anak ko dyan, masamang influensya sa mga anak natin. Tama! Juan, kapag tinukso ka, tuksohin mo rin. Huwag kang mananakit. Kapag nanakit ka ulit, Juan, ha? Malulungkot ako. Ayoko po kayo palungkutin. Sorry po, Father. Kasi, kung totoo yun, di na ako makakapasok dito sa simbahan. Di na kita makakausap ng ganito. Ang labo naman nila. Kakainis. Juan, may problema ka? Wala po. Anong wala po? Eh, nandyan sa harap mo ang paborito mong adobo. Hindi mo ginagalaw. May problema ka nga. Wala po talaga. Sarap nga po itong adobo eh. Hmm? Wop. Juan, ano ba talaga? May dinaramdam ka eh. Kasi po, sabi po nila, anak daw po ako ng demonyo. Ano? Salot daw po ako. Teka. Sino may sabi niya? Sila po. Sinong sila? Lahat po sila. Ako, huwag kang maniwala doon eh. O hindi totoo yung sinasabi nilang yan. Alam ko naman po yung Father. Kaya lang, wala na pong gusto mo ipaglaro sa akin. Hayaan mo. Kakausapin ko sila. Huwag na po, Father. Baka sabihin pa po nila sa akin na nagsusumbong pa po ako sa inyo. Total, malapit na po yung pasukan, di ba? Magkakaroon na po ulit ng mga bagong kaibigan. Di ko na po kailangan ng mga yan. Juan? Joke lang po, Father.
Kea. Gwapo ah. Siyempre po, Father, mana sa'yo eh. Uy, sip-sip. Uy, magpapakabait ka sa school, ha? Ayoko yung nakikipag-away ka. Opo, Father. Tara. Oh. Ayun yung batang salbahay, di ba? Si Juan? Oo nga! Diyan yung nanapak sa akin eh! Bakit? Galit ba kayo sa akin? Wala pong ginagawa. Ganun pala kasalbahay yung batang yon? Oo naman! Ay, nako! Dahil hindi mo naman siya kilala dahil bagong lipad ka pa lang dito, kaya namin sinasabi sa'yo. Pero magiging problema mo yung batang yan. Hindi siya uubra sa akin. Yung mga hindi nagawa ng mga teachers dito noon, ako ang gagawa. Didisiplinahin ko siya. Ayan na. Ikaw pala si Juan? Juan de la Cruz? Opo. Pasok na. Malapit na ang magpitong taon si Juan Amelia. At habang tumatagal, habang palapit ng palapit ang araw na sinabi mong lalabas ang ganyang kapangyarihan, kinakabahan ako. Naaalala ko ang pinagdaanan mo noon dahil sa ikaw ang tagabantay. Kapag naiisip ko na balang araw ay maaaring pagdaanan din ni Juan yon, yung haharapin niya yung mga halimaw na nakita ko. Sumisikip ang dibdib ko. Napamahal na sa akin ang batang yan. Ayoko siyang mapahamak. Kaya nagdesisyon ako. Poprotektahan ko si Juan mula sa lihim ng kanyang pagkatao. Palalakihin ko siyang isang normal na bata. Hindi tagabantay, hindi tagapagmana ng hari ng aswang, isang pangkaraniwang bata. Itatago ko sa kanya ang totoo niyang pinagmulan. Kung dumating man ang araw at malaman niya ang katotohanan, siguro eh, tadhana na nagpasya nun. Hindi ako. Patawarin mo ako, Amelia. Sana'y maintindihan mo ako. O class, kuhanin niyo yung Pilipino notebook niyo, ha? Tapos kopyahin niyo yung sulat ko. Juan, bakit ka nakatayo? Ma'am, si Lester po. Sit down. Wala namang ginagawa si Lester eh. Ayun o, tahimik siya nagsusulat. Lahat ng classmates mo nagsusulat. Ikaw lang ang hindi. Umupo ka na. Magsulat ka. Class, see you tomorrow. Huwag niyong kakalimutan ang mga assignments niyo, ha? Opo. Okay. De la Cruz? Bakit po? Bye, class! Ayoko nung salbahing bata dito, ha? First day of the class pa lang. Nanggulo ka na. Ma'am, di po ko yun. Ayokong marinig ang paliwanag mo. Ang gusto kong marinig na sasabihin mo ay magpapakabait ka. Maliwanag. Opo, ma'am. Magpapakabait na po ko. Good. You're dismissed. Lester! Oh, Juan! Bakit? Hindi ko gusto yung ginawa mo sa akin kanina, ha? Nanahimik ako. Bigla mo tiniran ng lastik ko.
O patuloy na pagalitan ni Ma'am Daisy. Juan! Wala kaming ginagawang ganun, ha? Nagtatawanan kayo, eh. Oo nga, tumatawa kami. Pero hindi ibig sabihin nun, kami nagumawa. Pero, kung kami nga, anong gagawin mo? Uupakan mo ko? Pag inulit mo yun, oo, uupakan kita. Ano nga, ulit yun, Juan? Bingi ka ba? Ang sabi ko, uupakan kita. Ano nga yun ulit, Juan? Juan, pag natapos mo yan, pwede ka na umuwi. Opo, Ma'am. Goodbye siya. Oo nga. Bossing, bakit ganun? Yung mga classmate at yung teacher ko, kapag may trouble, ako palagi ang pinagbibintangan nila. Bossing, pinapaalam ko doon sa'yo, ha? Para alam mo na pag ako napikon, sasapakin ko na talaga si Lester. Pati yung mga barkada niya, sasapakin ko na sila. Sige, bossing. Father, kanina pa po kayo nandyan? Oo. Narinig mo po ba lahat ng sinabi ko? Oo. Lahat po? Lahat. Juan, kapag tinutukso ka ng mga kaklase mo, huwag mo nalang pansinin. Pagpasensyahan mo nalang. Father, pwede ko po ba siya sapakin? Para lang po madala siya, kahit isa lang po, Father. Hindi nga po pwede. Hindi ka dapat nakikipag-away. Kailangan matuto kang magpasensya. At saka di ba sabi mo, gusto mo magkaroon ng kaibigan sa eskwela? Hindi ba sabi mo? Eh pag ganyan ka ng ganyan, eh kaaway ang makukuha mo. Juan, hindi ka dapat nananakit ng iyong kapwa. Ang dapat mong gawin ay iwasan silang saktan. Dahil tao din sila katulad mo. Dapat nga ay minamahal mo sila eh. Oh, Juan! Juan! Ano? Gusto mo ulit ako sapakin, no? Ano? Nagdala ka na? Nagtanda ka na? Hindi ka na ulit mga away? Sabi ni Father Cito, mahalin mo daw ang kapwa mo. Ito, ginagawa ko ngayon. Pinamahal kita. Kasi kapwa-tao kita. Kahit gusto na kita sapakin. Okay, class. Makinig muna kayo sa akin. Sa isang linggo, magkakaroon tayo ng program dito sa klase. Isasama ninyo ang mga magulang ninyo. Para sa pamamagitan nito, makikilala natin ang isa't isa at ang pamilyang pinanggalingan ninyo. Okay? Paano ba yan, Juan? Di mo madadala yung mga magulang mo dito. Kasi wala ka nun, di ba? Ano ba talaga ang problema mo sa akin? Ha? Wala. Ikaw nga may problema, di ba? Wala ka kasing mga magulang. Putok ka sa buho. Salot ka. Salot, oh. Putok sa buho. Putok sa buho. Salot si Juan. Salot. Putok sa buho. Ay, tamang-tama. Kaluluto lang ni Manang. Halika, kumain tayo. Huwag na po, Father. Wala po ang gano'ng kumain. Juan, anong problema? May nakaaway ka na naman ba? Ay, bakit ka ganyan?
Wala po. Sabi mo wala. Pero alam ko meron eh. Sabihin mo sa akin kung anong problema. Magagalit na ako, Juan. Kasi po, Father, sabi ni teacher, sa isang linggo daw po, dalhin daw po namin mga magulang namin sa school. O, ay, anong problema nun? Wala po ako nun, di ba? Eh, nandito naman ako eh. Hindi ako ang dadalhin mo. Hindi naman po itong magulang, di ba? Tsaka, hindi naman po tatay ang tawag ko sa inyo, Father po. Juan, ang mahalaga, mahal kita at mahal mo rin ako, hindi ba? Po naman po. Oh, eh, kahit na hindi ako ang totoong tatay mo, eh para na rin magtatay ang turing natin sa isa't isa. Ginagawa ko ang aking responsibilidad na parang tatay mo. At ginagawa mo rin ang iyong responsibilidad na parang anak ko. Tapos mahal natin ang isa't isa. Hindi natin kailangan maging magkadugo para ituring kita ang anak at ituring mo akong tatay. Naiintindihan mo ba yun? Opo, Father Cito. Nay, sabi ni Father Cito, siya na lang daw ang dalhin ko sa program sa school. Bait niya talaga, no? Pero sana, yung totoong magulang ko ang dalhin ko doon. Kasi mararamdaman ko na naman, na iba ako sa kanila eh. Gusto ko lang naman maramdaman na maging katulad nila. Kaya lang hindi pwede. At nang bumuka ang kawayan, may lumabas na dalawang tao at ang pangalan nila ay maganda at si Malakas. Kaya palang ganda ng pangalan niya. Ang ganda niya, oh, sexy. Ang pogi naman ni Malakas. Ma'am! Yes, Lester? Di po ba yung kawayan ang tawag din dyan, Bubo? Tama! Ah! So si Malakas po pala at si Maganda, parang si Juan. Kasi putok po siya sa buho. Lester? Tama na yun. Quiet! Putok sa buho! Kailangan mo pa siyang suntukin. Swerte nga sila eh. May nanay at tatay sila. Pero ako wala akong mga magulang. Inaasar pa nila ako. Tsaka kailangan pa nila sabihin na putok na ako sa buho. Alam kong mahirap maintindihan ang lahat ng ito sa edad mo na wala kang kasamang totoo mong mga magulang. Pero gaya ng sinabi ko, hindi man tayo magkadugo, ako ang magulang mo ngayon. At sana'y maramdaman mo dyan. Opo, Father. Sorry po. Ihintayin ko yung pag-uwi mo, ha? Piesta ngayon sa Santa Isabel. May perya doon. Yay! Oh, sige, sige, sige. Pasok na. Opo, Father. Ay! Juan, you... Ano mo nagawa yun? Father! Sinabi po ba nakakatalo na gano'ng kataas? Hindi ko alam, eh. Siguro po, nagmana ako sa tatay ko. Ang anak ko ang nakatakdang pumalit bilang haring aswang. Kahit di ko nakilala yung tatay ko, may ipinamana pa rin siya sa akin. May regalo siya sa akin. Yung birthday ko.